Hello, magandang madaling araw mula dito sa California. Kumusta kayong palangga? Ngayon ay syempre painit na painit ang mga usaping bribery, usaping pandarambong pambubudol sa Pilipinas. At syempre, ang mainit din na balita na patungkol dito kay former COMELEC Chairman Andres Bautista, na kung saan ay kinasuhan ng money laundering and bribery dito sa US court, sa Department of Homeland Security and also sa Department of Justice. So magandang ano ito palangga, magandang development sa laban natin sa Smartmatic. So minabuti ko, actually naglalayag ako nito nung pumutok ang issue na kinasuhan si Andres Bautista. Bisibisihan, kaya naman ngayon nagkaroon tayo ng chance na maimbita muli ang ating kasama sa pakikipaglaban na si Attorney Glenn Chong. At ayun, wag na natin patagalin, nandito na siya. Alright. Hello, Brother Attorney Glenn Chong, kumusta po kayo? Ayan. Hello, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. I think it's about 2 o'clock there and it's 5 o'clock in the Philippines. At sa mga nanonood po sa atin ngayon, magandang araw po sa inyo wherever you are. Sa mga kababayan po natin na dito sa Pilipinas, magandang hapon po sa inyo. And thank you, ma'am, for having me again in your program. At least madiscuss natin itong mga kaganapan sa ating pinaglalaban. Yes, Attorney Glenn Chong, it's been like 3 weeks. September 12, since nag-file ka ng iyong complaint sa COMELEC, kung saan doon sa expose mo ay ang pinakamabigat mong binitawan na nakipag-meeting, or sa salita ko po ay nakipagsabwatan si Liza Marcos sa COMELEC. So matindi pong expose yon. Sabi ko nga sa mga viewers natin, kung ito ay libelous o paninira, walang katotohanan, imagine isang first lady, ahas ang tawag sa kanya, at ang presidente, the most powerful sila, di ba? Wala pa silang action until now. What? Anong naiisip mo ngayon na sa kabila ng iyong revelasyon or expose, dinedma ang usaping ito? Actually, ma'am, mga kababayan, hindi ko po petition yon. Petition po yon nila General Rio, Colonel Odonio, si Frankie Saak at si Gaslagman. So I was just a witness. So witness lang po ako doon. Kasi ang affidavit ko, yun yung ginamit nilang ebidensya na i-disqualify si Smartmatic sa darating na halaman sa 2025. Kasi kasado na talaga yan. Si Smartmatic talaga ang gagamitin nila. Matagal ko na pong sinasabi na bibigyan uli si Smartmatic na kontrata worth $350 million. More or less, ang ibibigay sa kanila is about $380 million. 22 billion pesos. Dati 10 billion lang yan, mga kababayan, ma'am. Ngayon, hindi na nakontento si Smartmatic. Kailangan doble na, 22 billion pesos. 10 billion lang yan dati, mga kababayan. Ngayon, 22 billion na. Ewan ko lang. At any rate, na-file po yun and I would like to bring your attention doon sa principle ng Supreme Court. It's actually a doctrine that flight is an indication of risk. Flight is an indication of guilt. Okay. Kapag ikaw ay nagtatago na may warrant of arrest ka at hindi ka na sumuko, that is an indication of guilt. So, sabi nga ng Supreme Court, at the moment na merong akusasyon sa'yo, at the moment na may akusasyon sa'yo, ang innocenting tao would always come forward and answer the accusation at the first opportunity. Hindi magtatago. Hindi go to flight. So that is exactly what is happening. Yes, okay, that is exactly what is happening to Liza Marcos. Kasi po, nung di-final po natin nila, yung petition for disqualification, it's actually supplemental kasi meron ng nauna. Tapos nag-supplement lang po sila with my affidavit. Malinaw naman po yung affidavit na nilatag ko, yun na nga, sabi nga ng isang fiscal na nakabasa noon, sinabi niya, it's very credible as far as kung ako yung nag-preliminary investigation nito. This is very credible. O kasi sabi ko, wala naman akong dinagdag dyan, wala akong binawas, but that's exactly what happened. So, yun na nga, balik tayo noon sa principle, na sa doctrine ng Suprema, Korte Suprema, na
flight is an indication of guilt. So, the first opportunity na kung inosente ang tao, the first opportunity na merong akusasyon sa iyo, you mm-hmm. will take the opportunity to answer. Eh, 24 yeah. days na po. Kumakanta pa rin si Lisa Marcos ng Silent Night. Silent Night. Oh, Silent Night ang Silent Night ngayon ang tema sa Malacanang eh, Pasko eh. So Silent Night, wala silang ibang kanta, Silent Night. So 24 days na ha. 24 days na. So i-apply natin yung prinsip yung doktrina ng flight is an indication of guilt. Eh di guilty. Kasi kung guilty. Hindi ka naman guilty, yes ma'am, di ba? Mga kababayan, kung hindi guilty si Lisa Marcos, kung nagsisinungaling ako, edi sinagot na nila. Kaya they have all the means. Nandiyan si Chelo Garapil. Ay, no. Nandiyan si Chelo Garapil. Nandiyan sila France. Nandiyan sila Imperial. O yung mga chuchu-chuchu niya. Mga yaya nila. But anyway, mga kasabwat. O, di sumagot kayo kung hindi totoo. Eh, the problem is 24 days na. 24 days na nandiyan yan, nakababad in public. No matter how they will try to control, kinokontrol nila yung mainstream media hindi para hindi lumabas. Kasi takot sila eh, walang isasagot eh. Makikita nyo mga kababayan, hindi natin kailangan magdala ng testigo sa inyong harapan. If you are the judge, mga kababayan, kayong mga nakikinig ngayon, kayong mga nanonood ngayon, kung kayo ang huwis, inaakusahan ko yung unang ginang na nakipagsabuatan sa Smartmatic, nag-meeting sila kasama ang dalawang technical guys, di in-identify ko yan. Mm-hmm. Tapos hiningi ko kay Bongbong Marcos, o ilaglag mo, ayaw. O itong nangyari. At tapos 24 days, hindi sumasagot. So, ilagay natin, ilagay ninyo ang sarili ninyo, mga kababayan. Kayo ang huwes. Nasa, kayo ang nandun sa upuan ng huwes. Eh ako dito ako sa kabilang side. Dito naman kabilang side si Lisa Marcos, o ilagay sa Marcos. Instant. Tapos tinatanong natin siya, totoo ba itong pinagsasabi ni Glenn Chong? Tapos, hindi sumasagot. Wala, dead na siya. Anong nasa isip ninyo? Hindi sumasagot. In spite of the fact na clear, categorical, unambiguous yung akusasyon sa kanya. Mm-hmm. O ito yung nangyari. O bakit hindi niyo sinasagot 24 days na? Because ang tingin nila, ignore. Yun nga ginagawa nila. Hoping that the problem will solve itself. No. For as long as mayroong Maharlika, for as long as merong Glenn Chong, we're not going to keep silent. Correct. We will keep fighting for our country, for our future, for our dignity as a people. Hindi kami titigil kahit you will ignore us. Because one day, we will get our breakthrough. Whether you like it or not. Yeah. So face the music. Nandiyan yung akusasyon sa inyo. I accuse you directly. Walang pagdadalawang isip. Yun yung nangyari. And you keep silent for 24 days. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? You be the judge. Silence means yes, sabi ni guilty, sabi ni Minda Diaz. So actually, medyo maisingit ko lang ng konti. Sandali. I'll go out muna kasi nawala yung volume ko kasi may tumawag. Okay, that's okay. Yeah. I'll go out and then I'll come back. Alright, remove muna kita. So ayun mga palangga, talagang mainit-init at sasagutin ni Attorney Glenn Chong ang mga katanungan. Alright, sabi ni Danielin, 22 billion. Sana madiretso na lang yun sa mga pension ng police, teachers, nurses, and schools. So pag-uusapan namin dahil, di ba nung September 23, I think, or September 22 dito sa Amerika, ay kinasuhan si Andres Bautista, dating chairman ng COMELEC ng bribery and laundering. So tingnan natin, at kung ano ang mai-share sa atin ni Attorney Glenn Chong. So, brother, so ito na nga, sinasabi natin sa mga viewers natin na I think napakaganda nung laban natin ngayon kasi parang nag-fall into the right direction yung ating laban dahil nung September 22 or 23 yata dito sa Amerika ay kinasuhan si former chairman COMELEC Chairman Andres Bautista ng money laundering and bribery na based dun sa reklamo sa kanya ng US Department of Justice and Department of Homeland Security ay may nakita silang trail of transactions na binigyan siya ng
$4 million ng Smartmatic. All right? So after your ex-SA, apat na key officers ng Smartmatic. Apat na key officers pala, sorry. So apat na key officers, yeah, thank you. So na binigyan siya, na diskubre ng four executives ng Smartmatic, okay? Na diskubre ng korte ng Amerika, ng Department of Justice, na pinigyan si Andres Bautista, tama ba, ng pera. All right? Yes. So ngayon, gumawa sila ng mga fake accounts and then use the code word salsa for money. Salsa for money. So kaya ngayon, I believe nandito siya sa Amerika, di ba? Tumakas siya sa Pilipinas dahil tinakasan niya yung kaso niya dyan. Then ngayon, kalaboso naman siya dito sa korte ng Amerika. So wala na siyang lulusutan. So sabi ko nga, after expose, September 13 yung press con mo, then lumabas itong kaso kay Andres Bautista. So ano yung na-feel ninyo nung nabasa niyo yung news, Attorney Glenn? Actually, ma'am, kung natandaan niyo, diba, nag-live tayo together after ako nag-press conference. Yes. The one na, yung una kong interview after that, kayo yung dalawa. Yeah, tayo. Kung natandaan niyo, sinabi ko sa inyo, I talked about a pastor na kaibigan ko. Nung sabi ko sana nung March pa ako lalabas. Mag-execute na ako ng affidavit, mag-press conference ako, ibubuking ko, ibubulgar ko si Lisa Marcos because this is not right. Hindi siya morally right. Tapos, ang sabi ng pastor, no. Paulit-ulit yung sinabi niya, no, this is not the right time. Then, September 5, tumawag ulit ako sa kanya, and then sinabi niya, hallelujah, this is the right time, go ahead. So, pinirmahan ko yung affidavit September 6. Then, binalik sa akin ng abogado nila, General Rayo, kasi mali yung dalawang dates. May 2016, dapat 2022. So binago ko, nag-subscribe uli ako. So dalawang affidavit yun, yung isa, mali yung date. Yung pangalawa, September 11. Birthday yata ni ano yun? Birthday ni Kutay. September 11, 13 si Kutay, si senior. Yeah. Tapos nag-press conference kami ng birthday ni Kutay. Pero hindi ko yon sinadya. Sila yung nag-organize noon. So September 12 na i-file yung affidavit, September 19 pinailan si Bautista. So 7 days. 7 days. So you see 7 is a number associated with God. So sa lahat ba naman ng araw, bibigyan ka ng Diyos ng 7. 'Di ba? To reinforce what you have done. To reinforce what we have done. Nung final namin yon September 12, kinasuhan si Bautista September 19, so 7 days apart. I mean, it could be done in 5 days, in 6 days, but why in 7 days exactly? A number that's associated with God. Mm-hmm. Sure. So yun na yun. Lumabas na yun. Sige ma. So imagine nyo, mga kababayan, Attorney Glenn, so nadiskubre nga ng Department of Justice na mayroong, you know, trail na may naipasok talaga ang Smartmatic na nilalabanan natin na ever since, lalo ka na, since 2015, na $4 million sa kanyang account. At ito ngayon ang nahaharap niya. So, recently, mayroong nabasa akong article na nagre-request ang Department of Justice, U.S. Department of Justice, dyan sa atin, sa COMELEC, sa gobyerno natin, na humihingi sila ng mga support, ng mga ebidensya o mga dokumento na pwedeng magamit nila laban dito kay Andres Bautista. Andres Bautista. Then also, nung lumabas nga yung issue ni Andres Bautista, yung case niya dito, after that yata nagpa-interview si COMELEC Chairman Garcia now na kesyo magbubuo daw siya ng, mag-create daw siya ng investigating team, 'di ba? Kung naaalala niyo. So, ano ang nakikita n'yong ibibigay ni Garcia? Okay? Syempre tao ni Lisa 'yan. Ano kayang ebidensya may maibibigay kaya siya? Makikipagtulungan kaya siya sa korte ng US court? Anong view niyo diyan, Attorney Glenn? Actually, mga kababayan, nung sinabi ni George Garcia na magbuo siya ng investigate fact finding investigation or
fact-finding investigating body, yeah, dyan sa COMELEC, sabi nga niya 12 daw yung members and then credible daw yung mga tao. Excuse me, George, basta galing sa COMELEC, walang credibility. O kahit ano pang sasabihin mo, George Garcia, kahit sino pa dyan, galing sa COMELEC, walang credibility. Kayo yan eh, kayo yung sindikatong nagsasabwatan para dayain yung sambayan ng Pilipino. So don't talk about credibility because anyone in COMELEC has no credibility at all. That's the premise. Walang sino man dyan sa COMELEC, maliban na lang siguro sa janitor. Kasi walang kinalaman talaga yung janitor dyan. I'll be very fair. Mga janitor, mga gwardiya, walang kinalaman yan. The lowly people, wala. Pero pag sinabi mong director, kakonsabo yan dyan. Pugad na mga mandaraya ang COMELEC. So walang kinino man dyan, above the low rank and file, ang mga directors and above, may credibility na mag-imbestiga kay Andres Bautista. That's the first thing na isipin natin. Pangalawa, anong purpose ni George Garcia? Well, sanitation, deodorizing the odor, eliminate the odor, the bad odor of Andres Bautista. Lilinisin yun para lumabas na hindi naman pala totoo. Para hindi ma-disqualify si Smartmatic. Kasi po, pag na-diin si Andres Bautista, kasama si Smartmatic kasi pareho yan eh. Kung baga si Andres Bautista yung isang kamay, si four key officers of Smartmatic yung kabilang kamay. Hindi naman pwedeng isang kamay lang na magbigay, walang tatanggap. So, kung tumanggap si Andres Bautista, eh ba yun na nagbigay sa kabilang kamay? So, si Andres Bautista yung sa kanan, yung sa kalawa, yung apat na official ng Smart Key officers ng Smartmatic, hindi lang official key officers ng Smartmatic. Imagine mga kababayan, ma'am, gumawa ng mga picking accounts, bank accounts, fake bank accounts, gumamit ng code word na salsa para sa pera. Anong ibig sabihin nun? Masama ang intensyon. Masama ang intensyon. Hindi intensyon yun na, kumbaga, bigyan lang nila si Andres Bautista ng whatever, kumbaga, allowance or something. Hindi. Suhol talaga yun. So, ngayon, kung matatandaan po natin, mga kababayan, ulitin ko po, matagal ko na pong sinasabi ito, dinisqualify ng Bids and Awards Committee ang Smartmatic noong 2015. Papuntang 2016. Ito yung eleksyon na involved dyan sa kaso ni Bautista. Mm-hmm. Noong 2015, dinisqualify yan ng Bids and Awards Committee. If I remember, dalawa o tatlo ang disqualification na Smartmatic. Ito yata yung umusok yung battery ng kanilang vote counting machine. Mm-hmm. Kaya na-disqualify kasi nung nag-testing, umusok. Pumalpak. Basta tatlo yung disqualification. And dumating si Lord Malok Brown dito sa Pilipinas, June 2015. Natandaan ko yung June 2015. Kasi si Congressman Piping Kuhangko ang nagsabi sa akin. Nag-meeting ang kanyang pamangkin, si Noynoy Aquino at si Lord Malok Brown. E si Lord Malok Brown, yun yung chairman ng Smartmatic. At that time. Mm-hmm. Si Lord Malok Brown ang chairman ng Smartmatic at that time. E sinabi sa akin ni Congressman Piping Kuhangko, tumawag si Lord Malok Brown sa kanya. O pinangalanan ko na yung mga tao ha. Tumawag si Lord Malok Brown sa kanya. Doon na siya sa Singapore at the time. Sinabi niya nagkita sila ni Noynoy Aquino sa Malacanang over lunch. O so pagkatapos noon, tinanggal nila yung tatlong disqualification ng Smartmatic. Ang nagtanggal noon, ang chairman si Bautista. Yeah. So makita mo yung connection, disqualipikado na nga tatlong beses. Tapos tinanggal ni Bautista. Siya naman yung chairman at that time, tinanggal nila yung disqualification. O di siyempre, umabot yung suhol sa kanya. Yeah, exactly. Kasi nga, tatanggalin siguro yun kung hindi umabot yung suhol sa kanya. Actually, Attorney Glenn, para sa ating mga kapalangga, mga kababayan na baka nakalimot, talagang mismo ang nag-expose niya ng kanyang wife na si Tricia. Sandali, nawala. Come out. Ayan, sige. So, mga kababayan, ang nag-expose actually, na mayroong 1 billion pesos si Andres Bautista, former chairman ng COMELEC, di ba? Kung balikan nyo dyan, i-google nyo yan, lumapit pa nga yan kay Pangulong Duterte, I think sa Duterte government, na nanghingi ng parang protection something to expose ang, yan, Attorney Glenn. So sabi ko, kung natatandaan ng ating lahat,
na mismo ang nag-expose na si Bautista ay mayroong 1 billion Hello, pesos. Yeah. Na mayroong 1 billion pesos yung asawa ni Bautista mismo na si Tricia ang nag-expose niya na talagang tumatanggap siya ng bribery, remember? Na nakita niya doon sa kaniyang mga taguan doon sa kanilang bahay ng mga dokumento na si Bautista ay tumatanggap talaga ng bribery. So and actually if I remember ma'am, ang parang ang sinabi yata ni Patricia is that money was just lying all around the house. Oh yeah, okay, yeah, that's good. Yeah, naalala niya ng money. Oh, nagkalat lang yung pera sa kanilang bahay. Wow. Sana dito din sa bahay namin nagkalat, ano? Anyway, grabe. Pero syempre, pero syempre, hindi dapat galing sa pangangamkam, di ba? Katulad nila. Yes. Yeah. So, sabi ko nga, napakaganda. May liwanag na tayong natatanaw. And I hope itong kaso ni Andres Bautista ay ito yung magiging way na para mapigilan natin yung patuloy na pamamayagpag ng Smartmatic dyan. Pero paano natin sila mapipigilan, Attorney Glenn? Dahil kasabwat nila si Liza Araneta Marcos. Oh, actually, kasama na dyan si Bongbong Matic. Si Bongbong kasi Matic. Kasi hindi naman pwedeng hindi kasama si Bongbong Matic dyan. Oo, so... Actually, ma'am, i-connect natin yan. Ito na nga yung sinabi ko. Sabi ng pastor, this is now the right time. So, buo yung loob ko na ibigay yung affidavit ko kina General Rayo at buo din yung loob nila na i-file natin sa conflict ito. So, in other words, tinanong nga ako ng abogado nila about my, sabi ko, attorney, buo ang loob ko na isiwalat ang katotohanan because that's the truth. And against the truth, there is no defense. Alam ko yan. Yes. That's why si Lisa, 24 days nang kumakanta ng Silent Night. Because, mga kababayan, kontra sa katotohanan, walang depensa. Alam natin yan. Alam mo yan. Alam ko yan. Kapag katotohanan ang hinaharap mo, wala kang ikukontra yan. Wala kang ididepensa dyan. And that's exactly what is happening now. Against the truth, there can be no defense. And that is why Lisa Marcos and Bongbong Matic in tandem, kumakanta ng Silent Night, hoping that by ignoring us, mawawala. No, we're not going to stop. Because mas malaki ang mawawala sa sambayan ng Pilipino. Actually, and every one of you na nanonood sa atin ngayon, masalamat tayo, somebody is fighting for us. Even if you are just watching at the comfort of your home. Ang inihingi lang namin sa inyo, ipakalat natin to para mas marami pang makakalam. Actually, Silent Night man ang kinakanta ni Liza Araneta Marcos, pero meron siyang mga attack trolls na nagdi-discredit sa atin. Yun ang ginagawa niya. At naninindak. But again, hindi naman tayo magpapasindak. So, napakaganda pero, talaga. Ma'am, go ahead. Ito lang masasabi ko kasi ng mga trolls sa mga trolls nila. Aatakihin niyo kami. In fact, ako doon sa affidavit ko. Yeah. Ayun sa affidavit ko, ako na lang, atakihin nila sa affidavit ko. Ang tanong ko, nasaan ba kayo nung nangyari yung krimen? Wala kayo dun eh. Ang nandoon nung nangyari yung krimen, si Lisa Marcos, inamin sa akin. At yung dalawang technical guys. Yeah. Nandoon ako. Kasi nga, kumbaga, nagkumpisal si Lisa Marcos sa akin. So, ang testigo doon, ako. Hindi kayong mga trolls. Wala kayo dun eh. Kung doon tayo sa korte, ang unang itatanong sa inyo ng defense counsel would be, where were you at the time the crime was committed? Nandun ka sa computer mo, nandun ka sa telepono mo, wala ka doon sa crime scene. Ako nandun ako sa crime scene, sa opisina ni Lisa Marcos. Umamin yung sa, kung magayimutang legay natin sa larin, umamin yung sa larin. Umamin na mag-missing sila. Umamin yung sa larin, nandun yung tatlo. O di, sino, who's the best witness? The best witness is Glenn Chung. Mm-hmm. Yeah, definitely. So, also, napakaganda dahil ang One American News also, Attorney Glenn Chung and Fox News, kinasuhan niya ng Smartmatic during 2020 election dito yung bakbakan ni Biden at Trump. Dahil itong Fox News and OAN ay isa din na katulad natin na nagsasalita na ang Smartmatic
ay talagang rigged. Ako baga, I mean, may mga illegalities nung nakaraang election. Merong dayaan dito sa Amerika. Although, di ba, ang dami-dami nilang kinasuhan at ngayon, sabi ko nga, nagkakaroon ng linaw dahil ang statement, actually, isa sa mga nabasa ko, sabi ng OAN, hindi lang naman nangyari sa Amerika yung sinasabi nilang dayaan, kundi meron sa Venezuela, sa Pilipinas, sa Oman, at kung ano-ano pang ibang bansa. And nangihingi ngayon, both Fox News and OAN, nag-a-apply sila ng authorization para makumuha ng mga ebidensya sa mga bansa katulad ng Pilipinas. So, anong thought mo about it? Well, actually, nabasa ko yun, ma'am. Sa CNN na report yun eh, na nag-apply ang One American News ng authority sa judge na kumuha ng ebidensya mula sa Pilipinas. So that's why I sent you a copy of that evidence. So, mga kabayan, sa mga una pa lang nanonood ng ebidensya na to, may pinakita ako, may pinadala ako kay Ma'am Maharlika. Ito yung first page po muna, ma'am. Doon muna tayo sa first page, ma'am. Okay. Oo. Kung makikita po ninyo mga kababayan, ito po ay official report mula sa House of Representatives Electoral Tribunal. Nandyan po yun, House of Representatives Electoral Tribunal. Ito po yung tribunal na kung saan may question, may protesta sa congressional district, dito po bubuksan ang mga balota. So ito pong report na to, itong revision report na ito, ito po yung report ng manual recount. Pag sinabi ninyong revision, niriribisa yung pagbilang. So, riribisahin kasi mano-mano na ngayon. So, nakalagay po dito, makikita nyo, certified true copy po yan, no? Ayan, yung tatak mula sa House of Representatives Electoral Tribunal, certified true copy po yan. Hindi po pa kami pwedeng mag-imbento. Especially because I'm a lawyer, at hindi ko naman pwedeng ilagay sa alanganin si Ms. Maharlika. Yeah. So, punta po tayo sa page 2, mga kapatid. Ma'am, baba po tayo. Yan. Okay, yan, yung mga yellow na yan. Okay, sige. Ayan, nakalagay po dyan, mga kababayan, yung plastic serial numbers ng mga silyo. Ayan, yung mga silyo ng ballot box. Pills. Kasi bubuksan. So, chinek po nila kung nandun ba. At nakalagay po dyan, ballot box was properly attached and locked. Yun yung sinabi. The ballot box is secured, locked, and attached and locked. A ballot box seal attached and locked. So, in other words, yung nasa loob ng balota, yung nasa loob ng ballot box, yung mga balota ay secured. Oh, kasi nandiyan nakalagay yung seal number. Yung mga seal numbers, yung lima. Lima pong plastic niyan, isa pong metal. Isang padlock. Isa pong padlock niyan at limang plastic seal. So nakalagay po diyan, ang ballot box ay sealed and locked. So dito po tayo. Nakalagay sealed. Next po, sa next page po tayo. Dito po ninyong mauna makikita, mga kababayan. Totoo ang dayaan ni Smartmatic. At ito yung kinagalit nila sa akin kasi pinost ko to sa Facebook. Yan. Letter B. Itong letter B, ma'am. Nakalagay po yan. Ang election return ay sealed. Silyado din yung election return. Yung papel na prininta ng vote cheating machine, silyado rin. Tapos tingnan po ninyo dito. Ayan. Votes for Protestant. Ayan. Votes for Protestant. Ayan, yan, yan, yan. Votes for Protestant, 143. Tandaan nyo ha, 143. Si Protestant, si Tan. Si Protesti, si T, 327. Nakita nyo yan, ha? Take note of that. Kasi pagdating dun sa balota, iba na ang bilang. Okay? Ayon sa... Teka muna, ma'am. Ibalik muna natin. Ito yung prininta ng makina, ha? Votes for Protestant, ayon sa makina, 143. Si Tan. Si T, 300. Si Protestant, yun yung nagprotesta. Si Protesti, yun yung prinotesta. So, linawin na natin, ha? Si Protestant, si Tan, yung mga Protestant, yun yung nagprotesta. Si Protesti, yun yung prenotesta. So,
143 lang si Protestant. 143. Si Protestant, 327. Pero, nung binuksan na ang ballot box at binilang ang balota, ito sa baba, tingnan ninyo. Oh, dito ma'am, sa baba. Item number 3. Yung may dalawang, yan, tingnan mo, i-enlarge mo. Ayan. Number of ballots for Protestant, 437. Oh, 49. Ang balota, 439. Oh, ang balota, 439. Ang balota na may boto para kay Protestant is 439 pala nung binilang yes. nila isa-isa. Nung binilang nila isa-isa, 439. Eh, ang sinabi na makina, 147 lang. Kanina, tingnan nyo, 147 meron. Ayan, ito, 147. Ah, 143. Ayan, 143 second ito. Second page. Yeah, 143 lang. Nung binuksan. Layo ng diferensya. O, 300 yung boto niya. Eh, yung si Protesti, ang balota, 151 lang. Ito, tingnan nyo, ma'am, yung kabila. Yan, 151 lang. O, ayan. Yeah, ito. Ito. I-enlarge nyo, ma'am, please. O. Number of ballots for Protesti. O, number of ballots for Protesti, 151 lang. Isabi ng makina, 327 ang boto niya. Ito. Yan ang pinakamalinaw na ebidensya ng gayaan ni Smartmatic. Ayan o, number of votes for Protesti ayon sa makina. Na yan, yan o. Item uh-huh. number B. O, ayon sa makina, 327 ang boto ni Protesti. E, 151 lang ang balota niya eh. Si Protestant naman, sabi ng makina, 143 ang boto. E, 427 ang balota niya. 439. O, 427. 439. Oh. Yeah. So, halos 300 boto ang kinaltas. Halos 300 boto ang kinaltas kay Protestant. At si Protestant dinagdagan ng mahigit 100 plus votes. So, anong patawag doon? Dagdag bawas, mga kababayan. Ito yung kinagalit ni Smartmatic kasi pinost ko to sa social media. Ka mga kababayan, galit na galit si Smartmatic sa akin. Kaya nung nagkita kami ni Lisa Marcos, but not you, because they hate you so much. Ayun yeah. yun. So that provides the context. Ebidensya. Yeah. Oh, actually ma'am, mga kababayan, ito yun. Ito yan. Ito, 99 precincts ito, 99 ballot boxes ito. Yung pinakita namin ni Ma'am Maharlika ngayon sa inyo, mga kababayan, isang ballot box lang yun. Ito, 99 ballot boxes to. 99 ballot boxes. Lahat nito, certified true copy. So, ang nakalagay dito, binawasan si Protestant ng 13,561 votes at dinagdagan si Protesti ng 8,875 votes. Ulitin ko mga kababayan, 99 presinto lang yan. I mean, 99 kasi yung isa basa, hindi nabasa. So 99 mm-hmm. lang yan na ballot boxes. Kinaltasan si Protestant ng 13,561 votes at dinagdagan si Protesti, si T, ng 8,875. So in other words, nag-imbento si makina ng 22,436 votes. So nag-imbento yeah. si makina. So pag pumunta ang Fox News sa Pilipinas, Attorney Glenn at ang OAN, pwede natin i-present itong mga pinresent mo ngayon, di ba? Pag pumunta yes, of course. Pa, yeah. O, pag pumunta yung mga abogado nila, ibibigay ko to sa kanila. And then, ano natin? Labanan natin si Smartmatic anywhere in the world yeah. para makawala ang sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, hindi po kami nag-imbento ni Mama Harlika dito ng ebidensya. Galing po ito sa House of Representatives Electoral Tribunal. Yeah. Kahit isa-isahin natin yan. O, tapos may tatak yan. Certified true copy. Ayan. Oh. Certified true copy. Ayan. Certified true copy. Pakita natin ulit sa kanila. Ayan. Para makita nila. Galing sa, ayan. House of, of Representatives. Official documents yan. So, hindi tayo pwede official gumawa. Official documents too. Hindi kami pwede gumawa ni Attorney Glenn ng dokumento dito o magtanim ng mga
kasinungalingan kasi hindi namin gawain yun. Ang nagtatanim lang si Liza Marcos. Si Liza Ahas lang. Hindi po gawain ni Glenn Chong yan. At saka wala akong kakayahang magtanim, di ba? Na wala akong power, wala akong nakaw na yaman katulad nila na nagtatanim ng kung ano-ano. So, ganito, ma'am. We'll just tie the loose ends because alam ko may mga kababayan tayong nag-iisip na yun. Gusto kong sagutin yung final question na nasa isip nila. Because sasabihin nila, may ebidensya pala. Anong nangyari dun sa kaso? Okay. Diba? May nakaupo ba? Okay. I'm sure, sa mga nanonood sa atin ngayon, nagtatanong kayo, nakaupo ba si Tan? Nakaupo ba si Protestant? Kasi nga, binawasan siya ng 13,000. Mm-hmm. Dinagdagan yes. si Protesti, si T ng 8,000. So natanggal ba si Protesti? Nakaupo ba si Protestant? Ito po, mga kababayan, ang sagot. Si Protestant po ay namatay bago mabuksan ang balota. Yeah. Namatay po siya ng September. Bago nabuksan ang mga balota. Balota. Yeah. Pero gusto sa talaga siguro ng Diyos na lumabas yung ebidensya, nag-file ang kanyang anak ng motion to continue the protest. Motion to continue the protest. Kasi nga, namatay na si Protestant. So, dapat dismiss agad. Okay? Kasi, ganito yung procedure ha. Namatay si Protestant, ang natira si Protesti. So, the normal thing that the tribunal will do, dismiss the case. Kasi wala nang papalit kay Protestant. Wala nang papalit kay Protestant. Now, here you can see the hand of God. You can see the hand of God. Nag-file ang anak, na ang anak ni Protestant nag-file ng motion to continue with the revision. To continue with the revision. Ito ang sabi ng tribunal. Hindi ka naman nag-file ng ng certificate of candidacy kasi hindi ka pwedeng pumalit doon sa yung tatay. O hindi ka pwedeng pumalit kasi na hindi ka nag-file ng certificate of candidacy pero pahintulutan namin na buksan yung balota. So pinahintulutan na mabuksan yung balota. So kinuha yung mga ballot boxes. Kinuha yung mga ballot boxes sa probinsya, dinala dito sa Manila. Tapos, pinabayad nila. Pinabayad nila yung anak ni congressman, ni Protestant. Pinabayad nila ng mahigit 1 million. Yeah. No, hindi ma'am. Di pa kasali doon. Nagbayad din si Protestant ng deposit na mahigit almost 2 million yata. Yun, almost 2 million. Ewan ko kung sinuli na ni HRET. Parang hindi pa yata. Ewan ko lang kung baka sinuli na kasi kung ma-dismiss, ibabalik yan. Mm-hmm. So, pero si anak, pinabayad ng mahigit 1 million. Ito yung mga test-test kasi COVID yung panahon na yun eh. So, may mga test-test, ganun. Siya pinabayad lahat ng COVID test every day. So, nang lumabas na ito, nang nakita ng HRET na, aba, na-booking, dinismiss agad. Dinismiss agad yung kaso. O, ang sabi nila, wala kang standing to sue. Kasi hindi ka nag-file ng Certificate of Candidacy. So, hindi na namin ito ipatuloy. Dismiss. Pero lumabas na yung reports mula sa House of Representatives Electoral Tribunal. So, ito yung magpapatunay na kukunsabahan itong mga nakaupo sa pwesto. Nung nakita nila yung katotohanan, dinismiss agad. Pero nung hindi pa nila nakita, sige, go on, continue. Magbayad ka ng mahigit 1 million. Tapos buksan natin yung balota. Nung lumabas na itong mga reports na to, ay dinismiss agad. Wala nang hearing. Dismiss. Kasi patay na si Protestant. For what? Hindi na sila nag-rule dito. Wala nang ruling dito. Ayaw nila. Kasi ito yung katotohanan. Kasi nakita na mayroon talaga na dayaan. Yes. Ma'am. Looking forward na itong laban natin, brother. Patindi ng patindi. Kasi, you know, nag-react even dito sa Amerika. Di ba? Nag-react sila. At sabi ko nga, nakiayon sa atin ang langit. Diba? God's intervention talaga to. Although wala pa tayo dun sa winning stage. Pero ngayon pa lang, nakikita ko na yung panalo natin dahil, kailangan mawakasan talaga ang ginagawa, lalo na ngayon, ni Bongbong Marcos at ni Liza Araneta. Dahil, mga kaibigan, ulitin namin ni Atty. Glenn Chong sa bago pa lang nakakilala sa amin, kasama namin sila nang nilabanan namin ang Smartmatic para sa Clean and Honest Election. Yes. And even tumaya Marcos, kami ng aming buhay sa kanila. Correct. And na walang kapalit. Walang kabayaran. Yes, that's correct. Pakikipaglaban natin. May piso wala tayong hiningi sa kanila.
kundi, you know, matanggal lang ang Smartmatic kapag nakaupo na siya. Kasi nga, nag-claim si Marcos Jr., si Kuting, na siya ay dinaya during 2016. Tapos ulit-ulitin natin na pag-upo niya, eh wala siyang sinabi kahit isang toldok about sa Smartmatic. Kasi sila ang gustong gumamit. Yes, sa 2025. Ay, by the way, Attorney Glenn, so I believe yung bidding yes, sa for 2025 election, na ano na ba? Na i-award na ba sa Smartmatic? Ano ba nangyari dito? May update kayo? Ang pagkakalam ko kasi, kaya nga po nag-execute ako ng affidavit at nilabas ko po sa middle of September. Kasi ang pagkakalam ko, magsisimula yeah. yung bidding process by the middle of September. Kasi yun yung sinabi ni George Garcia eh. Second week of September, lalabas na namin yung terms of reference. Then pwede nang, siguro magkuha ka na, bibili na sila ng bid documents, ganun. So kaya, I have no more other time. Ayoko namang maubusan tayo ng oras. So nag-execute ako ng affidavit para ma-file yung disqualification. Para pagkuha ni Smartmatic ng bid documents, alam na nila na mayroong petition for disqualification laban sa kanila. At alam na rin ng COMELEC. So, ang pagkakalam ko, hindi pa yata ni-release yung terms of reference. So, hindi pa nagsimula yung, siguro na nabulabog yung kanilang yeah. time frame. Yes, nabulabog. Because, hindi lang naman tayo, ma'am, dito sa Pilipinas. Nabulabog din sila dun sa kaso ni Andres Bautista. And then, suddenly, ito lumabas ngayong araw lang, si Fox News ay nag-apply din ng COAN nung dati pa. Si COAN nag-apply ng authority from the judge na pumunta sa Pilipinas, yung mga abogado nila para magkuha ng ebidensya. Si Fox News naman, ngayong araw lang ito lumabas, ma'am, di ba? Na file din sila ng authority sa court na isubpina si George Soros. At kuna ng deposition si Lord Malok Brown, yung kaninang sinasabi kong chairman ng Smartmatic. So, kumbaga, ito si Fox News, malaking outfit yan. O, si George Soros pala ay umaayaw doon sa subpoena. Ayaw niya doon na magtistigo or sumagot sa mga tanong ng abogado ni Fox. At ayaw din niyang tanungin si Lord Malok Brown na siyang chairman ng Smartmatic International or SGO noong 2016. Nasabi ko nga, pumunta siya rito, nakipag-meeting kay Noynoy Aquino, tapos tinanggal na nila Bautista yung tatlong disqualification ng Smartmatic. Yeah. Ang nga pala, ma'am, bago tayo makalimot, sinabi ni George Garcia kanina, di ba natanong ko ninyo na maggawa siya ng investigating committee and humingi yung Justice Department ng dokumento sa Pilipinas. Paalala lang kay George Garcia, ibigay nyo ang lahat, huwag nyong itago. Kasi kung hindi nyo ibigay ang lahat, meron kami. Ibibigay kami namin sa Justice Department. Yes. O baka ikaw makasuhan. Oh, George, be careful, George. Be careful. Oh. Yeah. Hindi ko sasabihin ko anong hawak namin, ha? Hindi ko sasabihin. But okay. Remember, I will not bluff. Hindi ako nagbabluff. I never bluff. Pag kalaban ko si Smartmatic at kayo, George, ito warning ko sa iyo, give it all. Ibigay mo lahat na hinihingi ng Department of Justice ng United States. Kasi kung hindi mo ibibigay, meron kaming ibibigay doon sa kanila that will directly pin Smartmatic and Andres Bautista. Si Andres Bautista at si Smartmatic. Smartmatic, I will give you an idea, is never qualified. Hindi kwalipikado si Smartmatic according to the law and your terms of reference. Dig it up, George. Dig it up. Dig it up. Ang sinasabi ko sa inyo, look at your terms of reference in 2016. At tingnan nyo yung batas, Republic Act 9369. Hindi kwalipikado si Smartmatic on that ground. Hindi ko sasabihin ko anong ground. Pinalusot ninyo. Now, if you will not give that to the Justice Department, kung hindi mo ibibigay yan, George Garcia, to the Justice Department sa US, ipapadala ko yan doon. Tapos ikaw, kakasuhan ka for contempt. Kasi mislead mo yung US Department of Justice. True. Humingi yung Department of Justice sa inyo ng ebidensya. Tapos hindi mo ibibigay lahat. Pag hindi mo ibibigay lahat, and then you're an accomplice of
Andres Bautista and Smartmatic, give it all, George. Kung hindi, itong hawak namin, hindi lang ako, meron pa sa kabila. Meron pang isa doon, may hawak din. Papadala yes. namin sa Department of Justice para magkabukingan tayong lahat. Correct. Kaya nga panic mode give na sila ngayon. Kaya siguro nga dinidelay-delay din nila yung pag-approve sa Smartmatic kasi nga nabulabog sila. And this is really good sign. Diba? Kasi kung walang kontrobersya, kung walang expose ni Attorney Glenn Chong, kung hindi nakasuhan si Andres Bautista, at Andres hindi Bautista. Si OAN and you know, the DOJ here and Fox News, so malamang na i-award na kay Smartmatic na naman. Itong yes. Yeah, right? Kung walang maingay, walang Maharlika, walang Glenn Chong, at yung mga cases dito nga na nasasakutan ni Andres Bautista dito sa Amerika. Alam mo, kung hindi tayo nag-iingay dito, at kung walang nakikinig sa ating mga kababayan natin na nakikita nila, si Smartmatic will get the $380 million, 2.22 billion pesos again. Tapos chuchugiin tayo yung boto natin. Basta ito lang, ma'am, mga kababayan. I direct this to George Garcia. Kung ano man ang iningi sa inyo ng US Department of Justice, ibigay niyo ang lahat. Kung hindi niyo ibibigay, and I will find a way, ipapadala ko to doon for them to verify kung nandun yan. Kung nandun yung document na yan sa kanila, kung binigay ninyo. Because if you did not, then you are in bad faith. Papakita natin tong video na to. Papakita natin yung video na to, ma'am. Ipadala niyo sa akin. Kasi ako na ito yung sa Department of Justice dito sa Amerika. Ito yung notice natin sa kanila. No, ito yung notice natin sa kanila. We will have to take a few days. Hindi muna natin papadala dun. Kasi, dapat umabot muna to sa kanila. Itong warning natin sa kanila. Dapat umabot muna to sa kanila. Kasi, kung wala yun dong dokumento na yun, edi, si Justice Department, kasuhan mo ng kaso si George Garcia. You know what? So, kaya warning kay George Garcia, huwag mong i-whitewash yung investigation. Right, kung matino si George Garcia, but definitely hindi siya matino dahil utosan siya ni Liza. Pero let's just for the heck of the conversation, Attorney Glenn. So the fact na nagka-question na ang kredibilidad ng Smartmatic dito sa US at nasasangkot sa ganitong kontrobersya at na-trace nga ng US Department of Justice here na mayroon talagang bribery na naganap between Smartmatic and the former Comelec chairman, dapat i-hold niya yan eh. Di ba? Yun yung pinaka-the best na gawin na i-hold niya. Yes, ma'am. Right? Yun nga. Ma'am, you know, hindi po kayo abogado. Ang karamihan sa mga nanonood sa atin ngayon, hindi po mga abogado yan. Ordinaryong tao lang po yan. Yeah. Pero, ang nasa isip mo, yung nagpapatakbo ng eleksyon ay nasangkot sa panunuhol. Hindi lang panunuhol ng tao, ordinaryo, kundi yung chairman ng Comelec mismo na nagbibigay ng kontrata sa kanila. Tapos, hindi lang gumawa pa ng Peking bank account. Gumawa pa ng code word for money, salsa. Mm-hmm. Nasangkot pa dito sa 99 ballot boxes na nabuksan na hindi naman pala tama ang bilang ng balota at ng makina. So, anong nasa isip mo? Eh, ang nasa isip natin mga kababayan, natural. Hindi ko pagtitiwalaan yan. Yes. At this point, hindi mo na mapagkakatiwalaan si Smartmatic. Pero anong sabi ni George Garcia? The benefit of that, the ano benefit of that, ano ba yan? Presumption of innocence. Innocence. Sabi niya, Smartmatic is presumed innocent until proven guilty. Excuse me, George. Yun nga. Nag-aral ka ba yata ng criminal law? The principle of innocence of the accused until proven guilty beyond reasonable doubt applies only in criminal cases. Hindi yan mag-apply sa eleksyon, bobo. True. Hindi yan mag-apply sa eleksyon because elections, the concept of elections is credibility. Credibility, yung kakapani-paniwala ba ang resultang nilalabas ng makina? Because we don't see anymore kung paano binilang ang boto. Yan. We give up that right to see how the ballots are counted. I mean, I could go on. Gagawa na tayo ng treatise about this. Hindi nakita ng tao kung paano binilang ang boto.
it's a right, part of the right of suffrage na ginipap ng tao in favor of swift automation. O sige, para mabilis. Hindi na namin titingnan kung paano bibilangin nyo, basta bilangin ng makina. Tapos ngayon lalabas, yung may-ari ng makina, nanunuhol pala sa Commission on Elections, sa chairman ng COMELEC, gumawa pa ng peking account, nag-invento pa ng salsa, no word, at buti na lang, walang L sa dulo, tapos... Salsal. Sinalsal si Lisa. Tapos, tapos ito pa, ebidensya, ang laman ng palota, hindi pugma sa nireport ng makina. Ano pa bang? Tapos na-disqualify sa Smartmatic dati noong 2016. Tinanggal ninyo yung disqualification dahil sa suhol. Hindi presumption of innocence ang mananaig dito, George. Bobo lang ang magsasabi ng ganyan. Bobong abogado. Yeah. Actually, yun nga yung nakakagalit, mga kababayan. Kasi na-interview ko si George Garcia. Pina-interview yan sa akin nung kampo ni Bongbong Marcos ni Kuting. Nung kasama pa natin sila na hindi natin inalintana na tayo pala ay bubudulin ng mga hinayupak na ito. So si George Garcia, na-interview ko and we talk about yung pandaraya. Si Marcos, na-interview ko at pinaglalaban namin yung kanyang electoral protest. We talk about pandaraya. Tapos ngayon, yung kalaban natin na Smartmatic na nagnanakaw sa bawat future ng kabataan, ipinagtatanggol na nila. Di ba? Yes, actually, in essence, pinagtatanggol na yan eh. Pag sinabi mong presumption of innocence. Yeah, kaya nila pinagtatanggol kasi nga nag-meeting si Liza Marcos based on your expose noong March with the Smartmatic executive. So, malinaw pa sa sikat ng araw, mga kababayan, the reason why hindi talaga magsasalita or talagang i-cover up, okay, ni George Garcia ng COMELEC at hindi rin magsasalita si Kuting, si Bongbong Marcos at si Liza Ahas Mugs about this sa mga expose mo kasi ang kanilang goal is to cover up and ituloy ang Smartmatic na maging part pa rin sa 2025 para ma-fulfill ni Liza Araneta ang kanyang goal para kay Speaker Martin Romualdez for 2028 and for 2034 sa kanyang anak naman. Kasi yan yung plano nila, Attorney Glenn, based dun sa ating mga nakuha information. At for sure, alam mo yan. Yes, that's the simple conclusion we can get from all this. Yeah. So, actually, parang election season na sa Pilipinas eh. Kasi ang daming mga propaganda na laban kay Enday Sara at pinakabango na rin. Attorney Glenn, you know what? I don't know kung familiar ka, no? Sa TikTok, yung mga kabataan ay binabayaran ngayon ng kampo ni Liza Marcos, nila Emerald. Kilala mo yan mga yan, kilala natin yan. Sila Emerald, yes. Sila France. You know, talagang nagbabayad sila ng mga kawawa at mga walang kamuang-muang na mga teenagers para pabanguhin si Liza sa madla. Na sabi ko nga, kahit anong gawin niyang pabango, hindi siya babango. Dahil mabaho ang kanyang pagkatao. But ganun pa man, what is yes, your... Yes, alam mo, ma'am. Go ahead. Ma'am. Mga kababayan, kung ano man yung nasa puso mo, it exudes from your total personality. Ang makikita yun eh. O, kung maitim yung puso mo, maitim yung budhi mo, it shows in your face. It shows in your actions. So ito yung nakita ko kay Liza Marcos. But not you, because they hate you so much. After you used me for 6 years, you did that to me? Yeah. What a bitch. Well, talagang, may karma naman, brother. So, ano ang point, ano ang view mo dito sa ginagawa kay Sara ngayon? Na tilang, you know, binabanatan siya ng mga opposition. At ako naman, alam ko for sure na ang nasa likod dito, si Liza at saka si Tambaluslos. And si Kuting naman, yung presidente mo, yung presidente niya dyan na Kuting, tahimik. Okay. Diba? My president. Hindi nga ako bumoto eh. President, yeah, hindi president ako bumuto sa kanya. I'm very honest. Yeah, I know. Sinabi mo nga yan. President ng Smartmatic na lang. Sige. So, never niyang dinidepensahan si Inday ngayon. Parang pinababayaan niya na puruhan ng puruhan ng mga taong nasa, mahal niya. Mahal ni Kuting. Actually, ma'am, mga kababayan, you can see the parallelism
sa nangyari sa akin at kay Sarah. For 6 years, ginamit nila ako nitong mag-asawang ito. 6 years. Ako naman, walang hindi niyo ako kailangan bayaran because it is my advocacy. I am true and faithful to my cause to free the Filipino people from the evil clutches of Smartmatic. Yun lang yung nasa puso ko. God can kill me right now kung hindi yun yung totoo. I can swear that. God can kill me right now kung hindi yung nasa puso ko. We need to be free from Smartmatic kung gusto natin mabawi yung kinabukasan ng ating mga anak at mga apo for you and for me. Now, for 6 years, I was there. I served them. I helped them. Walang kondisyon. Kahit sa inyo, ma'am. Nandun kayo. Yeah, yeah. But at the end of the day, yun na nga, but not you because they hate you so much. So, bininta ko kay Smartmatic. In the same way, nakikita ko yan kay Sarah ngayon. Ginamit si Sarah at that time because kung tumakbo si Sarah presidente, I tell you, hindi mananalo si Bongbong Marcos, Bongbong Matic. Yeah. Hindi siya mananalo. Si Sarah ang mananalo. Alam natin lahat yan. Kung hindi nag-slide down si Sarah, walang Bongbong Matic na presidente. Si Sarah ang mananalo. But Sarah made the ultimate sacrifice. Bumaba siya ng pwesto, nag-tandem sila. Nabudol nanalo. Din si Sarah, ayun. Nabudol. Na, ito, ay, yun na nga ma'am, mga kababayan, budol-budol muli. Mm-hmm. Oh, hindi lang Bongbong Matic, budol-budol muli. Okay? Yeah. So, ngayon, nakikita mo, pinagpipistahan si Sarah doon sa confidential funds. By its nature, ang confidential funds is not wrong. Dati alam ko, may isang presidente, ginagamit niya yung confidential funds pambayad ng blood money ng ating mga kababayan na nahaharap sa Bitay, sa Middle East. Mm-hmm. Yeah. And I did not complain. I know about it. I knew about it. I was congressman at that time, but I did not complain. Because yung confidential funds na yun, assuming loose yung control ng Commission on Audit, hindi siya nakukontrol. But it served a purpose. Hindi yung confidential fund, yung iba pang pondo ginamit din para may pang-blood money, para maisalba yung buhay ng ating kababayan na nahaharap sa Bitay sa Middle East. Because one thing to save them is to pay blood money. And blood money is not cheap. Hindi cheap yun. So, ako, I don't look at confidential fund as that really sinister or demonic as what the opponents of Sarah Duterte would like to portray as if they are saints. As if hindi sila gumamit ng confidential funds. But kung ikaw yung presidente, partner mo yan. I never heard you defend her. Wala akong narinig eh. Hindi dinipinsan eh. Kumbaga nilaglag niya. Nilaglag niya after ginamit. Si Sarah. True. Nilaglag after ginamit. In the same way, nilaglag ako after ginamit. So, user-friendly. What term can I describe it best? User-friendly. What term can I best describe it? Yeah. And so, also, yun yung nakikita ko. Mm. Kasi, ma'am, mga kababayan, they need to destroy Sarah. Otherwise, walang chance si T. Yeah, si Tambaluslos. Well, wala naman talaga siyang appeal. I mean, ngayon, yan, mamaya babodjakin ko yung mga yan pagtatapos natin. Ma'am, okay. Wait lang. Si T, si Tambaluslos, nandun din yung abogado niya sa meeting ni Smartmatic sa una, noong December 10, 2021. Nandun din. So kasabot si Tambaluslos dyan sa yes. Smartmatic thing. Oh, kasambot siya dyan kasi nagpadala siya ng abogado doon eh. In, if you look at my affidavit, merong isang unang meeting noong December 10, 2021. Remember, I remember the thing yeah. because it's in my phone. Oh. Yes. December 10, 2021, sinabi ng secretary ni Lisa Marcos, ni-request ka ni Lam na pumunta doon sa meeting ng Smartmatic sa 5600 South Superhighway corner, anong street yon. So, the next day, hindi ako nakapunta, nalaman ko, ang kaibigan ko nandun. Sabi niya, ito yung mga taong nandun. At nandun yung abogado ni Tambaluslos. So, kasama siya dyan. Kasama siya, definitely. Malinaw pa sikat ng araw na ngayon, tinatrabaho na nila ang 2020
2028, actually 2025 and 2028 election. And Attorney Glenn, I don't know kung nabalitaan mo na talagang isa-isa tayo na gustong tumbahin itong gobyernong ito. When I say tumbahin, kakasuhan, sisindakin. So recently, may three vloggers, sila Banat Bay, si Coach Oli, and si Dada. Coach Dada, di ba? Basta si Dada. So, binanggit si Boss Dada. Boss Dada pala, hindi siya coach, no? Ayan, Boss Dada. Pwede na rin coach. But anyway, so sinabi ni Remulia, sino yung isa Remulia doon? Sino yung isa coach, doon? Coach Oli. Coach Oli. Ah, okay. Okay, sige, go ahead. Tatlo kasi sila, sila yung mga nag-interview kay General Bantag. Okay? Okay. So, Attorney Glenn, nag-interview sila dahil nga yung nakakasangkutan ni General Bantag. So, ang ginawa ni Department of Justice Secretary Remulia para sa akin, doon sa kanyang statement na iko-contempt daw nila itong tatlong ito. Iko-contempt niya, contempt of court, dahil si Bantag ay mayroong warrant of arrest. You as a lawyer, pwede mo ma-explain sa ating mga kababayan. So, may warrant of arrest na si Bantag, so dapat daw hindi ini-interview. Kasi, ang mangyayari, ang pwede mangyayari sa kanila, iko-contempt sila, contempt of court nga. Can you explain po dito sa ating mga kababayan, tama ba ang sinabi ni Remulia na pwede niyang gawin yon sa mga vloggers na hindi naman naging part ng court hearing na yon, or hindi naman part sila ng kaso ni General Bantag? Nag-interview lang naman sila? Ma'am, matanong muna kita kasi hindi ko po nakita yung kanilang interview. Ano ba ang content ng kanilang interview? Well, basically, hindi ko naman napanood lahat ng interview nila, pero yung aking mga palangga na napanood. So, tinatanong lang nila yung case ni Bantag, kung kumusta na siya, mga basic na question lang. Kumusta na, ano na ang siguro ang sitwasyon niya. But definitely, knowing these three vloggers, that hindi naman sila part talaga nung team ni Bantag. I mean, when I say team, nung hindi sila part ng kaso. Sila ay mga vloggers like me. So, ang nakikita ko kasi dito, na in-interview lang nila. In-interview lang nila. Bakit sila kakasuhan or iko-contempt? Ano bang pwede nating i-explain sa ating mga kapwa vloggers din na, you know, maaring sindakan ni Lee Monking? Pag sinabi mo yung contempt of court, may dalawang klaseng contempt of court. May indirect at direct. So, Attorney Glenn, wait a minute. Sabi ni Gerald Calzado, ito mga na magkapanood, ang kontento ng interview ay regarding sa case niya lang kay Percy Lapid. So tinanong pala yung about sa case kay Percy Lapid. Yun daw, yung pinatay na journalist. Alam ko yung kay Percy Lapid na kaso. So tinanong lang siya doon but without talking about the case. No, of course, definitely. Yeah. Wala. Actually, ang ano dyan is, I'm looking at the contempt of court na sinabi. Contempt of court is either direct or indirect. And direct is, nandun ka sa loob ng korte. For example, disrupting the legal process. Naghihearing si judge. Okay, naghihearing si judge. Tapos, nandito tayo sa gallery, sa likod. Tapos, nag-create ka doon ng commotion. Sumigaw ka na may bomba. Ganyan. direct contempt of court ka dyan. Oo, kasi you are near the judge. Nasa harap ka. Ang indirect contempt of court is when you disobey the orders of the court. These are example. For example, arresting officer ka, binigyan ka ng warrant. Tapos hindi mo may ebidensya na hindi mo ginawa. Wala ka talaga, i-disregard mo yung order ng court. That's indirect contempt because it's committed outside of the court. Outside of the court, it's a disobedience to the court's orders, processes, that's indirect. Ang direct is doon ka, nag-create ka ng commotion sa loob. Obviously, this is not direct contempt. Okay, ha? Obviously, this is not direct contempt. Kasi ang interview sa labas yun eh. Okay? Yung interview nila kay Bantag is sa labas yun. Wala yun sa loob ng korte. So, hindi siya direct contempt. On the other hand, indirect contempt ba? Hindi naman sila inatasan ng korte na arestuin si Bantag. Hindi sila hinatasan ng court. Attorney Glenn, may nagko-comment dito. Ang sabi, ang pinag-usapan daw nila yung issue niya with Katapang sa Bucor. So, di ba, remember, si Katapang may mga patanim-tanim na mga red horse at kung ano-ano laban sa Bantag. Yun daw ang pinag-uusapan. Okay.
Okay, so hindi naman sila yung arresting officer na inordera ng korte na arestuhin nyo yan. So in other words, they did not violate or disobey the order of the court or the judge. So I don't find it as indirect contempt. More so, hindi talaga siya direct contempt kasi wala doon sa loob ng korte yung interview. Yeah. Eh, hindi siya indirect contempt because wala namang order ang court sa kanila to arrest. Ang inoorderan niyan NBI, PNP, yung chief of police doon sa lugar, NBI, CIDG. Oh, yun yung inoorderan, pinoforni siya ng warrant of arrest. So itong tatlo, kung in-interview lang nila yan, that's part of freedom of speech and expression. Exactly. That's part of freedom of the press. These are constitutional rights. So kung contempt lang ang i-weigh mo, kung i-weigh mo yung contempt against a grave right like mas matimbang na karapatan, like a constitutional right, freedom of speech and expression, freedom of the press. So hindi siya, kahit sinong judge will not agree to do that, will not agree to cite it in contempt. First, hindi siya direct, wala dyan sa harap ko. Ikapangalawa, wala akong order sa kanila that they disobeyed. Wala silang pinakita. They did not do anything to disparage the judge or the court. Hindi tulad kay Trump. That judge is, example, ilagay na lang natin yung example. O sabi niya, that judge is, yung assistant ng judge is a ganito, it's a witch hunt, ganyan. That's, kung doon sa korte yan, direct contempt. Kung outside, that's indirect contempt. So, pero, hindi siya maging indirect contempt because it has nothing to do, in the first place, ang pinag-usapan, hindi yung kaso. Hindi yung kaso ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan yung tungkol yan, tungkol daw sa pagtatanim ng red horse ni Katapang doon sa view court. Hindi. Mga kababayan, linawin ko ha. Hindi ko ibig sabihin na kinakampihan ko si Bantal. Yeah. Hindi ko ibig sabihin yan, ha? Lilinawin natin yan, ma'am. Hindi natin kinakampihan si Bantal. At hindi ko rin kinakampihan itong tatlo. Ang sinasabi ko lang, hindi siya mahulog na direct contempt. Hindi siya mahulog na indirect contempt. Now, there's another one. Pwede mong sabihin, sub judice. Ang spelling niyan, S-U-B, sub, and J-U-D-I-C-E. So, sub judice dapat, di ba? O, ano tama sub judice. Ayan, law 101 so, tayo ngayon, mga kababayan. Natutunan tayo kaya. Sub judice. Sub judice. Sub judice or sub judice. But it's a Latin word. J in Latin is pronounced Y. And when C is in between two vowels, it's chi. So it's pronounced sub-judice. So, hindi yan sub-judice. No. Kung Latin ha, hindi yan sub-judice. Hindi yan, hindi yan sub-judice. It's sub-judice. Because J is Y in Latin, pronounced Y in Latin, and C in between two vowels is chi. Eh, meron akong Latin. Yeah. Attorney Glenn, kasi, you know, as an ordinary person, mga binanggit ko nga doon sa nakaraang vlog ko, bakit itong mga like Abu Sayyaf o yung mga kalaban talaga, yung mga terorista, minsan ini-interview pa ng, hindi minsan, ini-interview talaga sila ng journalist. Like, remember, in 2008, si Cesc Drillo umakyat doon sa kuta ng Abu Sayyaf. Na-hostage pa nga siya eh. Na-hostage pa siya. Parang sabi ko, bawal, bakit sa journalist pwedeng interviewin yung mga terorista o mga kalaban ng bayan? Tapos yung tatlong vloggers, like me, di ba? Hindi naman sila, kumbaga, nagtanong lang sila kung ano yung eksena nga doon sa kay Katapang, then gusto ng kasuhan ni Remulla. Pero ako mismo, mga kapalangga, dahil ang kalaban ko is si Babaeng Ahas. Si Banat, si Oli, at si Boss Dada, ay katulad din ng ating pinaglalaban. You know, nakikita nila na ini-echo din nila yung mga expose natin. And I'm so happy na naging magkakampi kami laban sa katotohanan. So, the reason why, ang nakikita ko dito, brother, gusto silang patahimikin, lalo na dyan sa Pilipinas. Kung ako nga, di ba, tinamnan ng kaso, gumamit ng Peking address, di ba? Mm-hmm. So, how much more na sila nandiyan dyan sa Pilipinas? Si Asgard. Si Asgard, di ba? Actually, balik muna tayo sa
Ma'am, balik muna tayo saglit sa WDC. Kasi hindi okay. Naputol. Hindi natin, sorry. Yung WDC, yung WDC, mga kababayan, ang ibig sabihin, the matter is only under consideration of the court. So, wag ka nang magsalita about that doon sa labas. Okay, when you say WDC, the matter is under consideration by the court. So, wag ka nang magsalita dyan sa labas. So, you remember, dati palagi akong i-interview doon sa kaso ni Richard. Eh, ako yung private prosecutor doon. Tapos nag-broadcast pa ako sa radio, DWIC. Tapos pinailan ako ng motion to gag. Pinailan ako ng motion to gag ng kalaban. Eh, padinay-dinay pa ako doon sa harap ng court. Padinay-dinay pa ako doon. Ito, this are... padinay-dinay pa ako doon. May kwento ko lang sa inyo because this makes the discussion lively. Yeah. Pwede, padinay-dinay pa ako, sabi ng judge. Attorney Chong, did you talk about the case in the radio? Sabi ko, Your Honor, I could not recall. Ayun yan ang patagot ko eh. Your Honor, I could not recall. Sabi niya, I will ask you a second time. Did you talk about it with Attorney Trixie Cruz Angeles in DWIC? Specific na. Sabi ko, where did you get that, Your Honor? Sabi niya, there's a motion file. Did you not see that? Your Honor, I saw the motion, but I was not furnished with a copy of the USB. How could I know? okay. Okay, I will ask you again as a brother lawyer. Oh, bumaba na siya ng kanyang estado from judge. Sabi niya, brother lawyer na lang. Brother lawyer. Nagsalita ka ba doon sa kaso? Sa radyo? So sabi ko, Your Honor, I beg to disagree with you. I cannot answer your question intelligibly because wala po akong USB. Sabi niya, I have the USB. Okay. Ginanyan na ako ng prosecutor. Sumot, aminin mo na. Sinabi ng prosecutor, aminin mo na. Sabi ko, hindi ko aaminin yun kasi wala akong kopya dyan, hindi ko narinig. Sabi ng court, sige, ayaw mong sumagot ha. Sabi ng court, sige, ayaw mong sumagot ha. The court is requesting you to stop talking. Hindi niya ako inorderan, hindi ako inisyo ng gag order. He was requesting me to stop talking. That's an example of WDC. That's an example of WDC. Stop talking about it outside. Now, in this case, nung nagsasalita sila, nag-interview sila, iba yung topic, hindi yung kaso niya. That's not WDC. I see. Now, we learned today. So, hindi yan WDC because that's not the case that you are talking about that's in court. When you say WDC, the matter is already under consideration by the court, so don't talk about it outside. So, from that time on, nung sinabi ng court sa akin, I think nasa record yun, tatlong beses. Kaya ako na lang nagsasalita, right? Kaya ako na lang nagsalita doon sa case na Richard. Yeah, I remember that. Tatlong beses, ma'am, tatlong beses inuulit-ulit ng court, I'm requesting, the court is requesting you to stop talking about it. So, at the end of the day, sinabi ko na, Your Honor, I promise I will not talk about it anymore in public. Okay, so yun yung ka-example ng WDC. Because at that time, nung in-interview ako ni Attorney Trixie, we were really talking about the case. But in this case, yung in-interview, iba. So, hindi yan WDC. And I don't find it to be direct contempt and indirect contempt. Now, what does it mean? Mga kababayan, when we talk of freedom of speech and expression, the right, the constitutional right that is involved here, may dalawang punishment yan that is unconstitutional. The first one is prior restraint. Ito yung tawag doon. Prior restraint. Prior and the other restraint. One is subsequent punishment. Yeah, prior restraint. Ang ibig sabihin, hindi mo pa na-utter yung gusto mong sabihin, pinigilan ka na. That's prior restraint. Kaya nga tawag doon, prior restraint. Bago pa mangyari, pinigilan ka na. So, like for example, tayo, nag-i-interview tayo. Tapos tumawag sa'yo, ma'am. Tumawag sa'yo, ma-interview si Glenn Chong. Hindi pwede yan, kasi mabuking si Lisa Marcos at si Smartmatic. That would constitute unconstitutional prior restraint. The other one is na-utter mo na. Itong prior restraint, hindi pa ha, magsasalita ka palang, pinigilan ka. Kaya ang tawag doon prior restraint. It's unconstitutional. Hindi pwede yan. Okay. Now, for example, gagawa ka ng batas. Gagawa ka ng batas. Sasabihin mo na hindi pwedeng magsalita tungkol kay First Lady na nag-meeting sila ni Smartmatic. And it's prior restraint.
in the form of a statute. Hindi siya pwede. That's unconstitutional. You can strike it as unconstitutional. Go to the Supreme Court, question it. Na hindi ang batas sabi, it is unlawful for anyone to disclose that the First Lady, Lisa Marcos, talked to Smartmatic at the time of the campaign period in which her husband purportedly won. That's a Republic Act number XX0011, firmado ni Tambaluslos. Mm-hmm. Oh, hindi pwede yan. That's a prior restraint. The other one is subsequent punishment. Na-utter mo na. Nasabi mo na. Tapos ito, kakasuhan ka namin ng contempt of court. Indirect or direct or pag-order ka namin. That's subsequent punishment. So ito yung mga concepts about that are unconstitutional. So kung ako naman, ang tatakutin, you are infringing on my freedom of speech and expression, pwede kitang kasuhan for damages under Article 32 of the Civil Code of the Philippines. Ayan, narinig tayo ng tatlong vloggers, kasuhan nyo na si Remulia. I will support you. Kasi kung totohanin nila, I mean, Boeing is a good friend. Si Secretary Moria has been a contemporary ko dati sa 14th Congress. Magkasama kami. Natandaan ko, binigyan pa nga ako dito ng scholarship eh. Lumapit siya sa akin, sabi niya, siya yung majority leader at that time, si Congressman Remulia, now Justice Secretary. Sinabi niya sa akin na, oh Glenn, gusto mo ba ng scholarship sa mga bata ko doon? Sabi ko, oh yes, sure. At then binigyan ako ng scholarship. Eh, siyempre, binigay ko doon sa akin mga estudyante doon sa Bilira at that time when I was Congressman. So that's how I remember Boying Remulia. Baka doon, mabait-bait pa siya ngayon. Nasanib na ni Lisa. I can't say that. I can't say that. I know, ako lang. I understand that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I can't say that because mabait si Boying to me and yes, maayos yung... Maganda naman yung pakikitong ko sa kanila. Pero sinasabi ko lang, yung alam ko sa batas. I would be less than faithful to my cause as a lawyer. I mean, to my profession as a lawyer. Kung hindi ko sasabihin, ito yun. O ito yung pananaw ko. Hindi siya pwedeng maging direct contempt. Hindi siya indirect contempt. Hindi rin siya violation of the rule of sub judice. Because these people are simply exercising their freedom of speech and expression and of the freedom of the press. Now, pag binayulit nga, yung lahat ng nasa Bill of Rights, ha, mga kababayan, for your information. Yung nasa Bill of Rights, Article 3, ng Constitution, pag binayulit yan ng private person or public official more so, whether juridical or natural person, meron kang recourse for damages. Pwede mo siyang kasuhan for damages under Article 32 of the Civil Code. Actually, as a matter of fact, itong sa Comelec, itong Smartmatic, yung dinaya tayo, mga kababayan, dinaya tayo ng 2010, 2013, 2016, 2019, 2022 elections, limang election, violation of our right of suffrage. Pwede tayong kumulekta ng tagwa $100 siguro bawat isang taon na to, isang election na to. So magpapabayad tayo kay Smartmatic ng magkano ba? Damages. Computing natin. Magpapabayad tayo kay damages kasi binayulate yung right of suffrage natin eh. So $500. Yeah. $500 bawat isa, mga 30,000 bawat isang Pilipino, limang eleksyon yun. 2010, 2013, 16, 19, 22. So lima, times $100 each, $500, times 113 million Pilipinos tayo. Let's say, dapat yung 113 million kasi kasama yun sa, di kasuhan natin si Smartmatic ng $56.5 billion class suit. Oh wow, can we do that? Let's living, do it. Living si Smartmatic nito. Yeah, $56.5 billion na $56.5 billion na damage suit under Article 32 of the Civil Code, violation of a right of suffrage. So tagpa $500 tayo, 30,000 bawat isang Pilipino, 113 million. Pwede na siguro nating simulan yan, yung mga lawyers niyan, baka pwede pagtulungan natin. Actually, ma'am, ang ano ko na lang dyan, ang concern ko lang dyan, actually, dati pa ako nagbalak nitong kasuhan si Smartmatic ng class action suit. Ang tinatatakutan ko lang yung filing fee. Kasi yung filing fee, computed doon sa magkano yung sinisingil mo. Eh, hindi natin kaya magbayad ng malaki. Maliban na lang kung i-web ng Supreme Court. Wow. Yan, panawagan tayo sa Supreme Court kung may matinupa dyan.
Di ba? Dapat i-waive kasi laban naman to baka, ng Pilipinas. Baka minimum yung filing fee siguro nasa Magkano? Magkano, 500 million dollars, 565 million yung 1%. Wala kahit 1% lang, 565 million, wala tayong pera ganun. Ah, hindi, pakiusapan na lang. Mali ba na lang kung i-waive ng Supreme Court? Baka pwede i-waive ng Supreme Court. Pakiusapan natin yung pursuit. I-explore natin. Actually, I've been looking at that possibility na kasuhan itong Smartmatic with this amount, $56.5 billion na class action. So, tiyari si Smartmatic, walang pambayan. Pwede natin boljakan, hindi naman boljakan yung Supreme Court, manawagan tayo since pinaglalaban natin yung rights ng bawat isa, bawat Pilipino. So I think we're fighting for the Filipino and for the whole country. They can waive that, right? Supreme Court, I hope you're watching. But last na lang, Attorney Glenn, na concern. So ngayon, yes, ma'am. Mainit na mainit. Parang ngayon, exciting tong ating nakikita niyo ba na yung si Presidente Cuting ay napapaligiran ng bigas ngayon? So I mean, sa bahod, parang sumuko na kayo, napapaligiran kayo ng bigas. But anyway, dun sa kanyang mga engagement now, yung mga backdrop niya ay mga bigas. Na kesyo, sinasabi nila na nahuli daw nila ito sa mga smugglers at sa mga hoarders, you know. Pero never ever po nila, Attorney Glenn, pinangalanan kung sino itong mga smugglers na to. Na sinasabi nilang... Narinig ko nga sa inyo yan eh. Di ba? Yeah. Sometimes nanonood ako sa iyo pag wala akong ginagawa, may nagla-live ba si Miss Marlica? Narinig ko yan sa inyo na merong mga, and you're not the only one. There's another one na nag-interview sa akin sa Hong Kong. He made the same observation. May smuggled rice, walang smuggler. Yeah. Ako, masasagot ko dyan. Anong tanong niyo ma? Ang tanong ko, bakit hindi nila mapangalanan yung smugglers? Kasi business partner. Dalawa lang ang dalawa lang ang conclusion diyan. Okay. I mean, dalawa lang ang posibleng sagot. Yung tanong po ninyo, may smuggled rice, pero walang smuggler. Anong explanation? Ang unang possibility is the first possibility of two. Dalawa yung posibilidad. Una, the most obvious is protected yung smuggler. Yes. The most obvious, ito yung most obvious. Pinoprotektahan yung smuggler. Pangalawa, wala naman talagang actually smuggler na ibang tao. Sila rin yung nag-smuggle. Kumbaga, smuggle me. Smuggle me kasi kailangan ipamigay sa mga tao para publicity. So, smuggle me for purposes of publicity. So, yun yung dalawang posibleng mangyari. Una, may smuggled rice pero walang smuggler dahil protektado nila ang smuggler. The other one is, wala naman talagang smuggler eh. Kasi it's smuggle me. Sila lang yung nag-smuggle para may pampablisidad, para may ipamimigay for 2.5 million Filipinos. Actually, for nila, rice and cash. Mayroon silang na intercept na huli na 41,000 sacks, 42,000 sacks of rice sa Mindanao. Then doon sa kanilang sa kanilang photo op, sa kanilang optics, namigay sila ng 1,000 sacks of rice lang. My question is, bakit 42,000 yung nakuha nila based sa kanila din press release, pero 1,000 lang yung ipinamigay nila? So para sa akin, malinaw pa sa sikat ng araw na ang 41,000, you know, hindi nila ipamamigay yun kasi kanila yun eh. Based sa statement mong smuggle me at protektado ang smuggler. At ako mismo, may mga expose ako. You know, January pa lang may expose na tayo tungkol diyan. Oh, actually na subaybayan ko yung ganyan. Yeah, that's why naimbento ko yung term na smuggle me for publicity. Yeah. Smuggle me for publicity, which is exactly what is going on. Now, it's painful to see na yung tao na pinagkatiwalaan natin dati na we hope that he would redeem his father by serving the people so well. Yeah. Ang nakikita natin, mataas ang presyo ng bilihin, yung inflation is never ending, and ang nakikita natin is going out of the country to proclaim that Marcos is back in power. Hindi pa nga, and the worst is, you betrayed the whole Filipino nation, the whole Filipino people, the state, by insisting na Smartmatic na naman tayo ngayon. Iniluwa nyo na yan. Publicly,
Niluwa na nila yan, mga kababayan, na yung pinost nyo kahapon yata yun, ma'am, sinare ko kanina. Niluwa nyo na yan publicly. Tapos, publicly, lulunukin nyo uli. Yeah. Anong klaseng tao kayo? I mean, I can only describe you in one term. Traitors. Traitor sa bayan. Yeah. Traitor talaga. Kasi, ito yung sinasabi mo, Attorney Glenn, ito yon. Ito, mga kababayan. Which one? Ah, yan. Oo. Kanilang ipinagbibili, kanilang binibenta nila, hindi election system. Ang binibenta nila ay dayaan system. Dahil maliwanag na 2010, mula nung pumasok sila, 2013, 2016, marami ng instances at na-prove na talagang meron silang ginagawa na hindi sumusunod para baguhin ang resulta. At sa aking palagay, even COMELEC has admitted that. Maliwanag na. Sabi niya, maliwanag na. Ngayon, ang daraya. So ngayon, ngayon, maliwanag sa atin na ipipilit niya si Smartmatic dahil siya ang gustong gumamit. Yeah. So, grabe. So, sayang talaga. So, ano tawag natin dyan, mga kababayan? Mambubudol. Ma'am? Mambubudol. So, sayang na sayang yung ating, kaya ang kanta natin, magmamanilin rainis tayo. Sayang na sayang lang ang bono, di ba? Anyway, Attorney Glenn, natatawa lang tayo dito pero matindi po ang laban ng ating bansa, ng ating mga Pilipino na patuloy na naghihirap ngayon at patuloy na ninanakaw ang kanilang karapatan na makaboto ng tamang tao sa halalan. Anyway, any last beautiful words para sa ating mga kababayan, Attorney Glenn? Ma'am, I would like to thank you for this opportunity at sa mga nanonood po sa ating ngayon, kami pinagpapasalamat sa inyo. And we know na kinokontrol kami ni Facebook, at least ako on my part, kinokontrol ng Facebook. Din. Of sure, of course, si Ma'am Maharlika Wit because of BA, because of Lisa Marcos. Wala namang ibang suspect na who would have the interest to control us with this narrative na pinalabas natin. At any rate, I stand by my allegations doon sa aking sworn statement, sa aking affidavit. And we are waiting for the day na bigyang linaw ni Lisa Marcos, ni Bongbong Marcos, itong mga sinasabi ko. But as of today, 24th day na po, pang 24 days na, they have been silent. So I leave it up to you, to your better judgment. Yeah. We hope na itong ating pinag-usapan ngayon, yung nakita po ninyo kanina, yung ebidensya, malinaw na malinaw yun, uncontroverted evidence yun. Kaya nga, galit na galit si Smartmatic sa akin, yung pinost ko po yan. Natandaan ko nung una kong pinost yan, 32,000 shares yun. Kaya galit na galit si Smartmatic sa akin. Yeah. Kaya sabi ni Lisa, but not you because they hate you so much. So that's part of the narrative. Kasama to dun sa narrative kung bakit umabot tayo sa ganyan. But then, you cannot leave us alone. Ako at si Ms. Maharlika at kung sino pa, si General Reyo, si General Colonel Odonyo, si Frank Isaac, si Gus Lagman, you cannot leave us all alone na kaming apat, kaming anim lang or more na lalaban. We need you by our side. So the best thing you can do is share this video para mas marami po makakakilala sa amin, sa atin, at makikita po itong video. Ayaw nyo kasi sobrang taas na nito, is 1 hour and 28 minutes na. You cut that portion, yung may ebidensya, at ipakalat po ninyo yun. Mabigat pong ebidensya yun. Yes, ma'am. And then give me, share ko na lang share po. Pakalat po natin yun. If you can, sige, anyway, magkakat daw si Ma'am Maharlika. Yun ipakakalat natin. Yeah. At least maiintindihan yung nagbabayad na ito pala, binabalasubas tayo, ninanakaw ng Smartmatic yung boto natin. We have all interest in this. We fight together. We win together by God's grace. Together. Yes, thank you so much. God bless your heart. God bless the Philippines. I hope hindi tayo tuluyang... Yeah, I hope hindi tayo tuluyang malubog. Maraming salamat, Attorney Glenn Chong. Alright. So mga palangga, ayan, grabe. Mahaba, pero talagang dapat ninyong mapakinggan ang aming usapan, yung mga late. Balikan nyo na lang po. Yung laban namin ni Attorney Glenn Chong, hindi lang namin laban to.
laban ninyong lahat. Kaya naman masaya ako dahil dumadami tayo every day. Thank you so much, mga palangga.